Magandang magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si EVP Armir and this is Word from Home. Ayan, it's a Sunday night nga po at magiging masaya at inspiring muli ang ating kwentuhan dahil meron tayong very, very special guest. Alam nyo guys, hindi ko talaga in-expect na darating ang pagkakataon na may interview ko tong taong ito and nagbakasakali lang talaga kami dito sa organization na interviewin siya or mag-send ng invitation sa kanya over Instagram. Pero we were very, very, very happy na tinanggap niya yung aming invitation. So makikilala natin siya later on, no? Pero guys, kung napapansin nyo na medyo paos ako ngayon kasi kahapon, kaninang madaling araw, up to 1 a.m. ay naganap nga yung Automoto Trike Show for Acosta JCI Batangas Balisong. So again, sa lahat po ng sumuporta ng mga motor and tricycle enthusiasts kahapon sa Taal Convention Center, maraming maraming salamat po. Rest assured na dadalhin po natin sa mga marginalized communities lahat ng ating nalikom na pera para po makatulong tayo sa kanila. So maraming 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 salamat po. And of course, sana po lahat ng mga proyekto ng JCI Batangas Balisong sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, ay suportahan pa rin ninyo. And of course, asking prayer kami this coming September 1, 2, and 3 dahil ito na nga, lalaban na nga po yung mga proyekto na ginawa ng ating organization sa iba't ibang mga local chapters ng JCI around Area 3. Kaya naman, sana samahan nyo kami with your prayers na meron tayong mag-uwing tropeyo para sa minamahal natin na First District of Batangas. And of course, para sa ating first Gawad Balisong, magbubukas na nga po ang nominasyon. Sino nga ba ang inyong Filipino Game Changers o nagbigay ng karangalan sa ating bansa? I-nominate nyo na sila on August 1. Dito lang po sa ating Facebook fan page. Ibibigay namin yung buong detalye this coming August 1 dahil magbubukas na nga po yung ating nominasyon. And hopefully, magkikita-kita na tayo face-to-face sa ating first ever awards night this coming December sa Taal, Batangas. Ayan guys, so again, keep sharing. Hindi ko alam kung nasa galaan pa ba yung mga tao, pero I hope na yung usual support na binibigay nyo sa amin, of course, during post-live ay ibigay nyo pa rin dahil napaka-espesyal ng ating guest for tonight. Alam nyo yung guest natin na aking ipapakilala, hindi lang siya very maganda, but of course, yung kanyang beauty ay nag-equate din yung kanyang beautiful heart. Kasi nakita yan or very evident yan sa mga videos na naipopost niya sa kanyang social media account. And of course, yung kumbaga, she may be a new face pero talaga namang sumikat at sikat na sikat siya ngayon sa TikTok at sa iba't ibang mga social media platforms dahil sa kanyang funny yet very humble personality. Kaya naman, hindi ko napapatagalin pa dahil ako'y very, very excited na rin na makakwentuhan itong ating guest for tonight. Of course, siya ang nag-iisa na talaga namang kada ganap ay merong pasabog, kada labas ay hindi sinasayang ang pagkakataon. Of course, mula po sa San Leonardo Nueva Ecija. Ayan, pause na pause ako pero hindi ko siya magawa. Please welcome! Bigyan natin ng mainit na JCI Batangas Balisong welcome again, Miss Bea Fajardo! Hello! Hello, hello, hello! Bea Fajardo! Miss Grant! Salutare! Oh my God! Napaka-iconic talaga! Hi, Miss Bea! Kumusta ka? Grabe naman po, sobrang pleasure ko po naman na in-invite niyo ako dito sa inyong Balisong Batangas. Hello po, thank you so much for inviting me. Nakaka-touch naman po yung mga message niyo po. Maraming alam mo, Miss Bea, sobrang aliw na aliw kami. Hindi lang dito sa JCI Batangas Balisong. Even yung mga co-teachers ko, alam mo, one time, hindi namin pinagkikwentuhan itong mga ganitong bagay. Pero one time, narinig ko, pinapanood ka nila dun sa faculty room. Sabi ko, sino nanonood nung video? Kasi parang feeling ko, ako lang yung nanonood sa'yo sa amin sa school. Pero narinig ko yung mga co-teachers ko are also watching you at aliw na aliw sila sa'yo. Grabe. Ayan. Thank you so much po. Nakakataba naman ng puso yung salamat po. Thank you po sa inyong lahat dyan. At sa mga taga-Batangas po, maraming salamat po. Sana nga, Miss Bea, no, one of these days ay ma-invite ka namin dito sa mga events namin dito, no, para makasama ka namin. Kasi I'm sure
maghahatid ka ng napakaraming good vibes dito. Yes, sana po. One time makabisit kami dyan. Salamat po talaga. Nakakatuwa po kayo. Ayan, Miss Bea, alam mo, you are a very new face sa mundo ng pageantry, sa mundo ng entertainment, at masasabi natin, no, na unti-unting umuusbong yung star mo, unti-unting kumikinang at mas nakikilala ka. Pero, of course, para pa sa mga tao na hindi nakakakilala sa'yo, how would you introduce yourself to them? Hi, ako si Bea Pajardo, 24 years old na Tubong Nueva Ecija. Pero dito na po ako nagstay ngayon sa Manila, sa Quezon City. Mahilig po talaga akong sumali sa mga beauty pageant at mahilig po akong sumali-sali sa mga extra-extra sa television. Dati na po ako nag-extra kay Herlin din sa Gandang Dilag. Yan, hilig ko po talaga yung... Kasi po may kakapalan yung mukha ko. Hindi po kasi talaga ako na bata pa lang po ako pag may mga okasyon sa amin. Mahilig po akong humarap sa mga tao kasi po doon po ako nag-i-enjoy for entertainment din po. And bata pa lang din po ako, nag-start na rin po akong sumali-sali sa mga pageant sa school. Yun po hanggang nag-high school. Nag-college po ako, sumasali-sali pa rin po ako. Yun po, at na-discovery ko rin po na kaya ko rin po pala mag-television nung sumali na po ako sa Wawawing Gandang Pilipinas. Yun po ang kauna-unahang napasaya ko yung mga tao nung nag 1.1 million views ako kay Willie noon. Grabe yung tuwa ng mga tao. Dun po nag-start na, sabi kong ganun, yung mga lola doon, yung mga senior citizen, paglabas ko ng studio, is niyayakap nila ako, sabi, tuwang-tuwa kami sa'yo, ganyan-ganyan. Doon ko po na-realize po na yung happiness po pala is pwede ko po palang gawin sa ibang tao. Nag-e-enjoy po ako sa ginagawa ko, and then nakakapagpasaya po ako ng ibang tao po. Doon po nagsimula, mas nangarap pa po ako na sabi ko, one time makapag-international or national pageant po ako, magawa ko man po sana yun. Marami po akong struggle na pinagdaanan, pero lahat po yun is nalagpasan ko po. And then, yun nga po, di man po ako nanalo na tong national pageant. Sorry po, madaldal po talaga. It's okay, it's okay. Di man po ako nanalo ng corona ka ko, sabi nga ng manager ko is, enjoyin mo lang, hindi naman po siya nagkamali na di man ako nanalo, pero grabe po yung pagmamahal ng tao ngayon sa akin. Kumbaga, higit pa sa crown yung nakuha ko po ngayon. Kaya maraming salamat po sa mga sumuporta sa akin. O, oh, diba guys, talaga namang beauty queen na beauty queen sumagot. Pero Miss Bea, no, balikan lang natin ng konti yung life story mo. Sabi mo kanina na simula bata pa lang, mahilig ka na talagang magsasali sa kung saan-saan. Yes. So ano yung naging motivation mo? Bakit ka sumasali dito sa mga competition, lumalabas sa mga ganito, sa mga program? So ano yung parang, bakit mayroong ganong desire sa puso mo na sumali or mag-participate? Bukod po sa family ko, chef, gusto ko rin pala talaga mag-artista. Pero ang number one pong motivation ko po is yung family ko po. Sila po inspirasyon ko at dun ko po nakikitang proud po sila sa akin. Pag po nakikita nilang nananalo ko, naririnig ko po lagi sa mama ko na pinagmamalaki niya po ako. Sabi ko siguro ito yung way na napapansin na ako ng mama ko na kahit sa ibang tao di niya kakilala, nagiging proud po siya sa ginagawa ko. Kaya hindi ko po sinusukuan tong pangarap ko kasi po may mga naniniwala po sa akin at yung naniniwala po sa akin is yung mga mahal ko po sa buhay. Sorry po, naiiyak ako. Nakakatuwa naman pakinggan yun, no? Diba, napaka-pure talaga ng heart mo. Kumbaga, you are always doing this for your family. Diba? Yes. Yes, lalo na po ang ate ko na always na nagpupush sa akin sumali sa mga ganito. Kasi one time na rin, gusto ko na rin talaga mag-stop nung last. Sabi ko, last na siguro itong showtime. Baka hindi para sa akin pa to talagang mga pageant-pageant na to. Kaya nag-business ako eh. Kaya sabi ko, hindi ko na muna itutuloy ka ako itong mga pag-pageant ko. Kinalimutan ko, kaya nga tumaba din ako nun eh. Tapos sabi kong ganun, baka ako hindi para pa sa akin. Hindi ko po expect, sabi niya sa akin. Kasi hanggang monthly finalist lang po ako ng showtime eh. Sabi niya sa akin,
bakit ka naman susuko? Malay mo may ibang plano si Lord sa'yo. Malay mo mas malaking pageant po siya. Mas malaking pageant yung mangyari sa'yo. And hindi naman po nagkamali yung ate ko. And then, yun po, nagka-national pageant po ako. At yung national pageant na to ay hindi ko makakalimutan. Kasi ito po ay isa sa nakakataba ng puso na nagawa ko na kaya ko pala. Yun po. Hello po. Miss Bea, nakita natin na hindi lingid sa alam ng kaalaman ng iba, no, na ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral ng college degree mo noong 2020. Sabi mo nga ito'y pandemic batch ka, 'di ba? Yes, so po. Pwede mo bang i-share sa amin kung anong course yung natapos mo? Yes. At bakit yun yung pinili mo? Graduate po ako ng Bachelor of Science in Tourism Management dito po sa Colegio de San Lorenzo. Pangarap ko rin po maging flight attendant po kasi po lagi nila sinasabi, uy, ang tangkad mo ah. Hindi din naman po dahil sinasabi nila ay gusto ko. Gusto ko rin po kasi yun kasi mahilig po talaga ako sa mga travel or gumala sa mga lugar-lugar, yan ganyan po, mga magagandang pasyalan. Katulad ng mga hindi pa nadidiscovery dito. Ganun po, mahilig po ang mamasyal talaga. Kaya gusto ko rin maging flight attendant. Yun po ang kinuha kong kurso. Miss Bea, ano ba yung height mo? At lagi nila napapansin na talagang matangkad ka daw. 5'8 po ako. Wow, ang tangkad mo! Yes, grabe! Mahaba po i-bias ko. Mukha lang maliit yata ako ngayon. Pero ang tangkad mo pala, no? Yes po, matangkad po. Ang lahi namin. Actually po, ako na po pinakamalit sa amin. Yung ate ko, 5'9 po. Yung bunso namin is 6 footer. Ako po, 5'8 po. Yan. Wow, okay. So, gusto mo na makapag-travel at the same time maging isang flight attendant. So, kung makakapag-travel ka naman anywhere in the world right now, saan mo gusto magpunta? Actually po, Hong Kong po muna ngayon. Kasi reward po sa akin ng manager ko na kahit hindi ka nanalo, napakabait po ng naging manager ko. Kasi sobrang thank you ko. Ngayon po is mag-Hong Kong kami sa August 18. Kaya wow. Yun yung first, yung talaga lalabas na ako. Kasi mahilig po ako sa mga beaches dito sa Pilipinas. Mga mga dagat-dagat. Mahilig po kayo, maitim ako. So mahilig po ang swimming. Ayan, deserve mo na maipamper yung sarili mo at makapag-enjoy. Kasi yun nga, you have a very good heart and of course yung hard work mo rin nung ating pageant, no, talagang ibinigay mo naman talaga yung lahat-lahat at wala kang sinayang na any minuto, no? Ayan, so magbabasa lang tayo ng ilan sa mga comments natin dito. Ayan, teka, baka may mga tanong kayo kay Miss Bea Fajardo. So, itanong niyo lang yan at sasagutin natin yan later on. Ito, sabi ni Justin Balkin, go! Me, Bea Fajardo. Ayan. Sabi naman ni Patricia Alexandra ko, parang bet ko intro ulit ma, sabay-sabay. Tapos ginaya niya yung Bea Fajardo, Miss Grand San Leonardo Nueva Ecija. Tapos sabi ni Andy Yaz Fajardo, tapos na yung intro. Sino si Andy Yaz Fajardo, kapatid mo? Apo, siya po. Ayan, so nabati sila dito. And then sabi ni Nikki Mori Absalon, ng ating Mr. International Baguio City. Sabi niya, good evening. Ano po yung balak niyang next pageant na salihan? Ayan, from MIPH Baguio City, meron ka ba daw balak na sumali ulit sa mga pageants? Ngayon po kasi hindi ko po naman talaga sinasarado yung mga pintuan sa kung ano man po darating na pageant sa akin ngayon. Is siguro po maging mas handa na lang po talaga ako lalo kung may papasukin man po akong pageant ngayon. Ngayon po talaga is pinofocus ko muna yung sa sarili ko po ngayon. Kasi po medyo nagkalaman na naman po ako kasi nireward ko po kumain po. Kasi po ang tagal ko po talaga nag-diet kaya siguro po hindi naman po ako pinapressure ngayon magpapayat ng manager ko. Kaya ngayon po, kung ano man po yung dadaling na budget is okay lang naman po kung may salihan pa ulit po ako. Hindi po ako hihinto naman kung may ibigay sa akin si Lord is gagawin ko kung ano yung nararapat. Ayan, nakakatuwa. No? Itong mga fans mo dito sa comment section natin, talaga sinasabi nila na igalaw mo daw ang Basa for Binibining Pilipinas 2024. Ayan. Guys, talagang pinupush natin si Miss Bea at this early.
So, Miss Bea, abangan namin kung ano yung next move mo, no? Ayan. So, kanina nga, Miss Bea, na-mention mo that nagpunta ka sa, na, nag, nagkaroon ka ng experience na mag-guesting or maging parte ng mga teleserye, nag-extra-extra, nagsa-sideline dun sa mga yon, and then napunta ka sa mundo ng pageantry. So, ito bang Miss Grand? Ito ba yung unang pageant mo na national? Ito, di ba? Yes po. Ito po yung national pageant na una po. Naging national and pageant. Sabi mo nga, yung ate mo yung parang nag-push sa'yo. So, yes, nung na-push ka niya, and nabigyan mo ng, na parang, oh sige, sasali ako, tatry ko mag-national pageant. Nung first time na nag-screening ka, were you expecting na makakapasa ka nun sa screening? Hindi po ako nag-expect talaga. Sabi ko nga nila, ang daming nagsabi, nung una, hindi talaga nila ako nagustuhan kasi nga po, para lang daw ako napadaan or ano, yung parang dyan pa yung kit, namumuti pa yung foundation ko. Wala pong preparation talaga ako dyan. Kumbaga, sige, pag nakapasok pala rin o hindi, enjoyin ko lang din tong interview. Kasi nga po, yun nga po, natuwa lang din ako na pinalad din talaga. Salamat din talaga at binigyan ako ng oportunidad na makasali sa national pageant at naipakita ko kung sino talaga ako at nagawa ko naman po. Yung pakiramdam ko, nagawa ko naman po yung kakayahan ko. Yes. And yun nga eh, nung naging official candidate ka ng Miss Grand, lalo pang umingay ang Miss Grand Philippines dahil lagi ka may pasabog. So, gusto ko lang malaman, ano ba yung inspiration mo sa likod ng mga pasabog mo? Minsan, nakaganto yung kamay mo. Minsan, nakashades ka. Minsan, babati ka ng Sawadi Crab ba yun? Sawadi Crab. Tapos, Sawadi Soba. Meron pang one time, akala nila sinabi mo daw yung shomai. Sawadi ano Soba. Kasi gusto ko maging islang, naging shomai ang dinig. So, ibig sabihin po ng Sawadi Soba. Ibig sabihin po, yes, good afternoon po. Oo. So, anong inspiration mo? Bakit mo siya ginagawa? Ito ba eh, sinasadya mong i-research as ito'y plinano mong gawin? O ito ba eh, natural mo lang na na-perform on stage? Sa totoo lang po, yung mga una po is, ano po, talagang inisip ko lang na parang siguro, ano, di naman masyadong boring na pag, ano, may mga, gusto ko din po kasi maalala ko ng tao, yun po talaga sabi ko, sa paraan na to is siguro matandaan man lang ako at di naman po nagkamali. Mga natatandaan po nila hanggang ngayon po pag may nakakakita sa akin, hello, si hello! Yun po yung unang-una na nag-sashing po kami na hindi nila makalimutan yung nag-hello po ako. Hello, yun po. Nakakatuwa kasi sabi ko, kaloka, tumatak sa inis. So, no, nag-start po yun sa hello ko. Sabi ko, so natandaan pala nila yung hello ko. Ano kaya next? Yun po, tapos nung next naman is nag-sawadi ka aqua Boracay ako. So, yung naka-shades naman po ako doon. Tapos, sabi ko ganun, wala naman ako makeup mga nung maayos noon. Kasi nga po, yung manager ko nasa abroad noon, nung panahon na yon. Kaya, sabi ko, hindi ko talaga kaya, umiiyak-iyak talaga ako noon. Tapos sabi niya, huwag kang umiyak, minotivate niya ako. Rumampa pa rin ako na naaayon. Kaya, kahit na mugtoy mata ko noon, is teenage ko na lang din. Tapos, natapos na yon nung nag-Everblend na naman kami, good afternoon. Doon po, sabi ko, ano kaya good afternoon? Pagpambati ng Thailand. Sa what's it so, boy? Yung pala yun. Ayun, doon na po. Tapos, nung prelims naman is hello, hello, hello. Kasi may mga nag-request, ibalik mo yung hello mo kasi ano, yun yung natatandaan talaga na ano, iconic daw yung hello. So, pinagbigyan ko sila, hello, hello, hello. Tapos, nung finals na po is binawal naman na po ng organizer. Pero marami pa po sana akong pakulo nun eh. Kasi po, may oras lang po kasi, so hindi naman ako lang magdadagdag ng salita. O, tanggalin mo muna yan, mga hello, hello muna yan. Hindi ko alam kung paano ako gagawa ng eksena doon. Kaya sabi ko, sabi manager ko, ganun na lang daw. So, hindi ko, sa sobrang akala ko, mahina pa yung boses ko. Sumobra naman pala sa gigil yung, sayo na, ganun na! Na ganun. Nanginginig na po pala sa gigil. And speaking of nanginginig sa gigil, ano naman ang reaction mo? Napunan mo ba yung
reaction ni Nawat nung nakita yung video, habang pinapanood ka. So ano naman ang reaction mo nung napanood mo yung video niya? Tawang-tawa din po ako kasi nakita ko sa pagbigkas ng gubig niya, sumasabay din siya sa akin. At alam niyo po ba, ang nakakatawa dyan, pumunta po siya sa screen, ay sa rehearsal namin, mga wala kaming ayos, nagpa-practice kami ng sayaw noon. Eh, magpapakilala na po kami noon. Oh, sige, pakilala. Sabi gano'n eh, nagulat talaga siya, nakaupo siya, maya-maya. Sabi ko, welcome to the Philippines, Bea Pardo! yung director namin, medyo masungit siya kasi nga maraming pagod na rin siguro kakaturo. Sabi niya sa akin, alam mo, pinasaya mo ako. Sabi niya gano'n sa akin. Kahit nakakainis na inis ako ngayon, nawala inis ko nung yun. Nakakatuwa lang po na nabibigyan ko po pala ng good vibes yung ibang tao. Yun po. Eh kasi parang people were expecting na kung ano yung level of energy na meron ka, yung level of energy na binibigay mo, people were expecting na dapat ganito talaga lahat. Kasi if it's Miss Grand, parang people are always benchmarking dun sa Miss Grand sa Thailand. Eh kita naman natin, di ba, kung paano yung aurahan nila dun, paano yung galawan nila. Kaya parang feeling nila, you are the perfect girl for it kasi parang walang masasayang na minuto kasi gagawin mo talaga lahat para mapansin ka eh. Diba? Yes. Actually po, natunood talaga ako ng tang-tang-tang yung mga anong mga intro ng Thailand. Mahilig po ako manood ng mga sa Thailand. At saka marami po kasi kung sobrang friendly ko po, hindi po ako mahirap kaibiganin at marami po akong kaibigan. Kasi po sobrang, ano po eh, kung ano po yung nakikita niyo sa akin, isin lang po talaga yung totoo ko sa akin. Sobrang marami pong LGBT kong kaibigan. Kaya siguro na-adapt ko din minsan yung may nagsasabi nga po, siguro ikaw yung babaeng bakla. Trans daw ba ako mga ganyan? Kaya natutuwa. Miss Bea, ano yung naramdaman mo nung hindi ka tinawag dun sa semifinals? Actually po, nalungkot. Siyempre po, gusto ko po kasi maipakita rin sa manager ko na hindi na sayang lahat. Pero at the same time, hindi niya po ako pressure na makakuha ng crown. Sabi niya sa akin, ano man yung mangyari, enjoyin mo na lang. Sa anong mangyari, enjoyin mo lang. So, may konting lungkot kasi sabi ko, kahit 15 lang, makalusot lang ako doon, makapag-speech ako or ganon, magawa ko ka ako. Pero okay lang naman po dahil sa buong segment po wala pong halong kaplastikan, is in-enjoy ko na lang din po talaga. Kaya po nagkalungkot, syempre ginawa mo yung best mo naman, may lungkot pero enjoyment pa rin yung nangibabaw. Anong pakiramdam na ikino-compare ka nila ngayon kay Ivy Aguas dahil sa ginawa mong pasabog na gown performance? Na talagang people were parang not aware na lalabas ka na parang bride doon na naka-cover na in gold. So, anong pakiramdam na talagang up to the very last minute, kahit hindi ka lumusot sa 15, ikaw pa rin talaga yung napapansin? Sobrang sarap po sa pakiramdam at the same time po sobrang natutuwa po ako kasi po yung may nagtahi po ng gown ko is super natuwa siya kasi po 2 days lang po ginawa yung gown na yun kaya sabi ko hindi ko pwedeng hindi to mabigyan ng ano ng karapatang irampa kaya bibigyan ko to ng eksena malala para maging maramdaman niya na worth it yung pagpupuyat niya sa akin. Shout out Mami Albinogot, salamat sa iyo kasi binigyan mo ng hustisya ang napakagandang kasuotan ko na hindi nila nakalimutan hanggang ngayon. Kaya nagpapasalamat po ako na nagawa ko yung gagawin kong gano'n, eksenang. Miss Bea, ano yung greatest learning na natutunan mo sa pagsali sa Miss Grand Philippines? Ang greatest learning na natutunan ko is lagi dapat palang prepare physically, emotionally, and financially. Kasi po, dyan po ako kinulang eh. Kumbaga, sumabak ako ng walang balay. Kung netulok ko lang kasi nakilala yung manager ko, kaya nga po, ang dami nagsasabi, may kulang pa nga ako sa pasarela, ganyan po. Siguro po, kung sa ang greatest learning ko po is maging handa ka dapat sa, kung sasali ka talaga sa ganito, is dapat
100% handang-handa ka. Di ko naman po sinasabi na hindi ako naghanda. Prepare ko naman po. Pero eto na lang po kasi huli na po ay nagawa ko. Pero kung siguro nabigyan pa ako ng mas mahabang oras, siguro mas mapapaganda ko pa po yung preparation ko. And you know, Miss Bea, there's always learning from every experiences, no? Kumbaga, kung feeling mo man na hindi mo na ibig, alam ko naman binigay mo lahat-lahat. Kumbaga, lahat ng effort was there 100%. Pero sabi mo nga, meron pa rin mga kulang-kulang, of course, na, you know, sometimes it's beyond our control. Pero just let you know na talagang sobrang mahal na mahal ka at minamahal ka ng buong TikTok community dahil sa mga pasabog at sa yung humble heart. Kasi tanda ko rin, Miss Bea, no, yun, napahabaan yung kwentuhan natin, no? Naalala ko rin yung you were crying sa taxi kasi parang may nawalang shoes sa'yo. Diba? Parang yes. Ang dami rin talaga na nag-comment sa'yo noon that time and they are consoling you. Ano ba nangyari doon? Yes, sorry, pa-jam-jam yung kwentuhan natin, no? Okay lang po. Actually po kasi ako po eh sentimental na tao at may pagkakamakalimutin na rin. Kapag po kasi marami ko iniisip, so ang dami namin pinupuntahan kasi rehearsal. Eh ako naman po kasi, ako po nagpundar ng heels ko na yon. Tapos po na misplace ko po siya. Hindi ko na po talaga maalala, sumakay na kasi kung FX taxi, kung saan na po ako nakasakay. So nawala ko na po siya. And okay naman na po kasi po hindi ko naman po akalain ano, ang sponsor din namin is Jojo Bragais. Bumalik lang din naman po sa akin. Pero iba pa rin kasi yung perang pinaghirapan mo. Ako po kasi nagpundar ng sarili ko. Pang sarili ko po talaga yun. At saka sa unang event ko po yun. Kaya sentimental po yun para sa akin. Yun lang po. Nalungkot lang po ako. Yung naging lesson ko po yun na huwag ako maging absent-minded pag may mga gamit po kasi kung ano. Yun. Nakalimutan ko po. Ayun, naiintindihan kita yung sa very pagiging sentimental kasi marami talaga tayong mga tao na ganyan din na very, very important yung kumbaga yung mga bagay na talagang pinaghihirapan natin. Pero yes, lagi natin sinasabi, 'di ba, na yung mga bagay na yan na nawawala, laging may kapalit. And ako, kami dito sa GSA Batangas, Balisong, we hope na sana mas marami pang bagay na magagandang kapalit lahat ng mga bagay na nawala sa'yo. So siguro, Miss Bea, sa malapit na pagkatapos ng ating interview for tonight, gusto ko lang malaman, like any other beauty queens, lagi kasi nila sinasabi na dapat daw mga beauty queens ay merong advocacy. Diba? Yes. Ikaw ba? Pero ako naniniwala rin naman ako na hindi dapat pinipilit yung advocacy. Kumbaga dapat it comes naturally. Ikaw ba, Miss Bea, nahanap mo na ba kung ano yung advocacy na gusto mong pagtuunan ng pansin in the future? Yes po. Ang sinusulong kong advocacy is quality education for the youth or dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Yun po ang aking advocacy. And bakit naman yung Miss Bea yung napili mo? Kasi among many advocacies na pwede. Sa totoo lang naman po kasi is hindi po lahat kasi marami pa rin pong hindi nakakasunod. Like yung mga nasa probinsya, kakulangan ng gamit, kakulangan ng seminars. Marami pa rin pong napaghuhuli sa ano. Kasi po ang sinusulong ko po ay hindi lang basta edukasyon eh. Dekalidad po ang gusto ko pong mangyari eh. Dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Kasi nga po, di ba po, marami pa rin hindi nakakasabay. Gusto ko po mas mag-upgrade pa tayo para po mas maganda ang matutunan ng mga kabataan. Alam mo, Miss Bea, habang pinapakinggan kita, sobrang tuwang-tuwa ako kasi bilang isang teacher, naniniwala ako na talagang importante yung education. Tsaka yung inuulit-ulit mo na dekalidad, ibig sabihin talaga quality education. Yes. And para talaga sa lahat. Kumbaga, hindi lang sana para sa iilan. Pabigyan ng opportunity lahat na makapag-aral. And sana nga, Miss Bea, through you at sa boses mo ay mas marami pa yung mas maging aware na kailangan dito sa Pilipinas ang quality education. No? Ayan, Miss Bea, what can we expect from you next? Bukod sa pagta-travel mo, ano bang pwede naming i-look forward sa'yo? And siguro pwede mo rin silang i-invite na i-follow ka sa yung mga social media pages since you're going to boost this interview later on. Pwede ko muna magpapalo po. Sure. Sige. Go. Follow naman po ako sa, please follow me
on IG at Bea Fajardo 19 or Bea Fajardo. Lilito na po ako doon. And then sa TikTok po, please follow me on TikTok, Bea Fajardo. And dito lang din po is Bea Fajardo lang din naman po. So please follow me and support me. Hindi pa natin alam kung ano-ano pang journey ang datating sa akin. Pero marami pong nag-offer sa akin na... So, yun po, basta pinapray ko na magtuloy-tuloy to. Maraming dumarating na blessing. Kaya salamat. Salamat, ayan, Lord. Miss Bea. Thank you sa inyo. Andito na tayo ngayon sa pinaka-exciting na part ng ating interview. Ito na ang ating Fast Talk. Sa ating, yes, Fast Talk segment. Okay po. Fast Talk lang ito. Ibig sabihin, bawal mag-explain kung bakit yon ang sagot mo. Okay? Okay, po, okay. So, Miss Bea, handa ka na ba? Handa na! Ayan, let's go! Maging beauty queen o maging isang artista? Artista? Kanin o tinapay? Tinapay. Bags or shoes? Shoes. Quezon City or Nueva Ecija? Nueva Ecija. True love or world peace? World peace. Food na kaya mong kainin araw-araw? Sinigang. Sino ang iyong celebrity crush? David Lotto. David, si David. What is your favorite expression? Dinilang. What is your motto in life? Never give up, pursue your dreams. Never give up, pursue your dreams. Describe Bea Fajardo in 3 words. Jolly, funny, makulit. What is love? Love is like a rosary full of mystery. Yan! Yun eh! Sino ang beauty queen na pinaka-iniidolo mo? Pia Wartzbach. Ano ang tip na pwede mong ibigay sa mga aspiring beauty queens? Alam ko marami din nangangarap dyan na nahihiya pa, ayaw na hindi makalabas sa comfort zone nila. Para po sa akin, kung ano po'y pangarap nyo ngayon, tuparin nyo. Kasi para pag dumating yung araw, wala kayong regret sa buhay nyo. Kasi naniniwala ako na kung kaya ko, kaya nyo din. Kung kaya ng iba, kaya din natin lahat yun. So may kanya-kanya lang tayong oras at timeline sa buhay. Kaya kung ano man po yung pinapangarap ng mga kabataan na nangangarap ngayon na gustong-gustong gawin yan, gawin nyo na po kung may pagkakataon po. Huwag po kayong matakot o mahiyang sumugal dahil wala naman pong mangawawala, kundi tuparin nyo lang ang pangarap na pinapangarap nyo. Yun lang po. Maraming salamat, Miss Bea, for joining us tonight, and we wish you all the best in your journey as a beauty queen and hopefully as a celebrity very, very soon. So before we end our conversation tonight, Miss Bea, what is your word from home? Ano ang gusto mong iwan ng mensahe para sa iyong mga fans, supporters, at sa mga taong nanonood ngayon? Hi sa mga Beanatics, Team Bea, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Taus-puso akong nagpapasalamat sa lahat ng nakasubaybay hanggang ngayon sa akin na susundan daw kung ano ang magiging journey ko. Buong puso po ako nagpapasalamat sa suportang binibigay nyo, at hindi ako susuko dahil naniniwala ako na may mga oras at panahon tayo. Kaya salamat po at huwag nyo po sana akong kalimutan, at samahan nyo ako kung ano man ang magiging journey ko. Maraming salamat. I love you all. Season 5 na tayo, mga mahal. Your friendly kakwentuhan is back. Join us again on our next episode as we meet more people and learn from them. Ako po si EVP Armir, kasama si Miss Bea Fajardo ng San Leonardo, Nueva Ecija. And this is Word from Home. Good night, everyone! Maraming salamat! I love you all!